Indie filter naman. Para saan nga ba ito? Bakit mo siya posibleng kailanganin at kailan mo nga ba siya dapat gamitin? Pag-usapan natin kung para saan nga ba ito at kailan mo siya dapat gamitin, pero simplihan lang natin. Ito ay isang ND filter at karaniwan itong ginagamit ng mga photographer pati na rin ng mga videographer. Para saan nga ba siya at anong kinaibahan niya sa nauna nating pinag-usapang klase ng filter na UV filter? Ngayon kung hindi mo pa napapanood yon, ito ang link sa baba ng video na ito. At kung hindi mo pa napapanood ang ibang episode nito, ang series na ito ay pinamagatan nating simplihan lang natin. Dahil sa series na ito, gamit ang wikang Tagalog, pag-uusapan natin ang mga importanteng tanong tungkol sa photography, pati na rin sa mga camera at iba pang gamit nating tools para sa photography. Ngayon ito ay ND filter. Kumpara sa UV filter na klaro lamang at walang ginagawa sa litrato, ito ay may talagang ginagawa sa litrato. Kung nakikita mo, ang ND filter ay madilim kumpara sa UV filter na klaro lamang. At yun nga ang kanyang ginagawa, pinadidilim niya ang litrato. Kung gagawin nating technical, ang talagang ginagawa niya ay binabawasan niya ang pagpasok ng ilaw papunta sa sensor ng camera. At kung hindi mo ba baguhin ang settings, ay syempre didilim din ang litrato. Pero, ginagamit natin siya hindi para dumilim ang litrato, kundi para pwede nating bagalan ang shutter speed. Pag binagalan natin ang shutter speed, mahahabol natin ang dating liwanag ng litrato, pero mas mahaba ang oras para pumasok ang ilaw. Sa kabilang dako, pwede ring imbis na pabagalin natin ang shutter speed ay lakihan natin ang aperture. Ito ay isang dahilan kung bakit gumagamit ang mga portrait photographers ng mga ND filters dahil gusto nilang sagarin ang aperture ng lente nila. Bakit nila gustong sagarin? Simple lang, gusto nila ng bokeh o gusto nilang maging blurred ang likod ng kanilang mga subject. At hindi mo ito magagawa ng walang ND filter kung sobrang liwanag ng sitwasyon, lalo na kung ikaw ay nagsushoot ng tanghaling tapat. Ginagamitan mo ng ND filter para mabawasan ang ilaw at pwede mo ngayong lakihan ang aperture. Ngayon, syempre, hindi lang ito ang dahilan para gumamit ka ng ND filter, lalo na kung hindi ka naman nagsushoot ng portraits. Katulad ng una kong sinabi, ang isa pang ginagawa ay binabagalan ang shutter speed. Ngayon, bakit mo gugustuhing bagalan ang shutter speed? Hindi ba't magbo-blurred? Oo, yun nga ang habol natin, pero sa tamang paraan. Ang isang posibleng paggamit nito ay para magkaroon ng magandang motion blur sa litrato. Katulad ng pag pinapan mo yung camera o hinahabol mo ng galaw yung camera para habulin ang isang gumagalaw na subject. Ang nagiging epekto niya ay posibleng maging malinaw yung subject na gumagalaw pero yung kanyang background ay nabublur dahil sa paggalaw. Karaniwan ay gumagamit lamang ng mababang grado ng ND filter para sa ganyang paggamit ng ND filter, pati na rin sa pag-shoot ng mga portraits. Pero bakit nga ba may mas makakapal o mas madidilim pang ND filter? Yun ay ginagamit naming mga landscape photographer at kung ano pang katulad rin na paggamit. Sobra naming binabawasan ang pagpasok ng ilaw para kami ay makapag-shoot ng tinatawag na long exposures. Ang long exposures ay gumagamit ng shutter speed na mahahaba na lampas sa isang segundo o minsan lampas pa sa mga minuto. Sinushoot namin ito na ang camera ay nakapatong sa tripod para siguraduhin hindi gumagalaw yung mga bagay na hindi naman talaga dapat gumalaw. Pero, ginagamit namin ito para yung mga bagay na gumagalaw ay gumagawa ng kakaibang pattern o kakaibang texture sa litrato. Katulad na lang ng pag kumukuha kami ng litrato ng tubig na umaagos. O kaya naman gumagalaw ang mga ulap sa himpapawid. Maraming magandang kinalalabas ang epekto ang long exposure kapag maraming gumagalaw sa paligid mo. Siyempre, ginagawa natin ito kapag sobra lamang ang dami ng ilaw. Kung ikaw naman ay nagsushoot ng gabi na o kaya naman ay kakababa lang ng araw, pwede kang magshoot ng long exposure kahit walang ND filter. Kung talagang kokonti na lamang ang liwanag sa paligid, ay pwede ka nang mag-long exposure nang hindi gumagamit ng filter. Pero kung tanghaling tapat o kaya naman sikat na sikat pa ang araw, ay syempre kakailanganin mo ng filter
para talagang mabawasan ang pagpasok ng ilaw at mapahaba mo ang shutter speed o exposure time na ginagamit mo. Ngayon, maraming iba't ibang klaseng ND filter. Merong bilog, merong rectangle, o merong square. At meron ding mga filter na naiiba base sa kung gaano nila binabawasan ang ilaw o gaano sila kadilim. Ang pagpili nun ay nababatay sa kung gaano mo kahaba ang gusto mong maging exposure time o shutter speed. Ngayon, kung gusto mong matutunan ay meron ding video sa channel ko na pinag-uusapan natin ang iba't ibang klase ng ND filter at ang mga sitwasyon kung saan kakailanganin mo sila. Pero para sa video na ito, sapat nang malaman mo na ang ginagawa ng ND filter ay binabawasan ang pagpasok ng ilaw papunta sa sensor para iyong mapahaba ang exposure time o kaya naman ay mapalaki ang iyong aperture. Nasa sayo kung papaano at para saan mo sila gagamitin. Kung ikaw ay pipili at bibili ng ND filter, ito lamang ang mga bilin ko para sa'yo. Unang-una, ayaw mo ng ND filter na nakakalabo ng litrato mo. Ayaw mo ng ND filter na makakasama sa kalagayan ng litratong makukuha mo. Pangalawa, ayaw mo ng ND filter na binabago ang kulay ng kinalalabasan ng litrato. Pero kung talagang gusto mong magbago yung kulay, nasa sa'yo yan. Pero mas mabuti nang gawin mo yon sa editing o sa iba pang paraan kesa wala kang choice na basta na lamang mabago ang kulay. Ayaw natin ng ND filter na may tinatawag na color cast. At huli, lalo na kung ikaw ay bibili ng isa lamang na filter, alamin mo muna kung kailan at saan mo siya gagamitin bago ka gumastos para sa isang filter na baka hindi mo naman talaga magamit. Ang pagbili at pagpili natin ng mga accessories para sa photography ay hindi biro, lalo na kung hindi naman unlimited o only ang iyong pondo. Mas mabuting alamin mo muna kung talagang magagamit mo at paano mo gagamitin ang isang bagay bago ka bumili nito. Para sa akin, sobrang tagal ko nang gumagamit ng iba't ibang klase ng ND filter at hindi ko naman ito pinagsisihan. So ang importante lamang ay alam mo kung paano mo sila gagamitin. At ayun, sana nasagot ko ang mga tanong na hindi mo naman talaga tinanong tungkol sa mga ND filter at kung ikaw ay may karagdagang tanong o kaya naman mga suggestion para sa susunod na topic ay pwede mo itong iwanan sa comment section. Siyempre, kung napanood mo ang video na ito hanggang dulo, maraming salamat sa iyong panonood. Muli, ako si Nico Valenzuela, isang landscape and architectural photographer at ang channel na ito ay karaniwang naglalabas ng mga content tungkol sa photography, pati na rin sa mga gear na ginagamit natin sa photography. At kung meron ka pang mga gustong matutunan at itanong tungkol sa mga topic na ito, ay baka naman pwede mong pindutin ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para sabihan ka ni YouTube kapag may bagong video. Pero walang pilitan. Anyway, salamat sa panonood.